Hi guys! Welcome ulit dito sa Netus. Ang video natin today, updated requirements po sa pagkuha ng passport ngayong 2023. Ayan, nag-update na po si DFA. Dati pwede po yung secondary IDs. Ngayon po, hindi na po pwede. So last booking ko po, February this year, 2023. So tinanggap pa po noon or tinatanggap pa noon yung TIN ID, PhilHealth, NBI, mga ganun. Actually, mga 3 to 5 secondary IDs po pwede pa, pero po ngayon hindi na. So yun nga po yung last na naibook ko, PhilHealth lang tsaka TIN ID, new applicant po yun tinanggap, pero ngayon po ay hindi na. Para po dun sa mga walang valid ID. So tatlo pa rin naman po yung requirements for passporting. Lang po doon sa mga walang valid ID, nagbigay po ng dalawang types of ID si DFA para makapag-provide kayo ng ID na tinatanggap nila. Ayan. So isa-isain po natin yung requirement. Una po dyan yung one valid ID. Yes, isa lang naman pong valid ID. Pangalawa, PSA birth certificate. Pangatlo ay yung confirmed online appointment. So isa-isain po natin yan. So una yung valid ID. Nagkakaroon po tayo ng kalituhan sa valid ID. Hindi natin alam kung ano-ano ba yung valid ID, ano ba yung pwede at hindi. Kaya ilalagay ko po dyan sa screen yung list of valid IDs. Ayan. So yung updated po ngayon, kung sakaling wala po tayong valid ID, pwede po yung national temporary ID. Actually po sa ilang barangay nagbibigay po ng temporary ID, nagbabahay-bahay. So kung sakaling wala po kayo nun, pwede po kayong sumadya sa pinakamalapit na PhilSys sa'yo at humingi po kayo ng temporary national ID. Ayan, mabilis lang daw po yun kunin. Isang araw lang, sa isang araw makukuha nyo din or makukuha nyo din agad-agad. And then yung isa pa po ay kung registered voter ka na, so pwede po kumuha ng voter certificate from Intramuros, 75 pesos lang daw po yun. Ayan, so yun po yung dalawang updated ngayon na IDs na tinatanggap DFA kasi hindi na po tumatanggap ng secondary IDs. So yun po. Sa pangalawang requirement ay yung PSA birth certificate. Sa previous video ko po may nagtatanong, ate, pwede ba yung NSO birth certificate? So actually po ang required ni DFA ay PSA birth certificate. Sumunod na lamang po tayo para iwas abala. And kung sakali po pala na malabo, kasi dapat po malinaw or nababasa yung information nyo doon sa PSA birth certificate. Kung sakaling malabo po at kayo mismo hindi nyo mabasa, hihingan po kayo ng copy ng inyong birth certificate sa local civil registrar sa munisipyo po yun ng inyong kapanganakan. Ayan. So kung saan kayo nakaregister. Kung wala na po kayo dun sa lugar ng inyong kapanganakan, pwede naman po kayo magpakuha sa inyong mga kamag-anak or kakilala. Ayan. Actually, lahat po ng requirements dapat naka-Xerox copy. Lahat po ng original, ibabalik naman sa inyo. So, kailangan po ng Xerox copy. Naka-Xerox po sa A4 size. Especially po yung ating PSA. Hindi po pwedeng putol. Kasi, hindi pwedeng yung isang page ay ginawang dalawang page kasi hindi nagkasya sa isang papel. So, hindi po pwede. Kaya, dapat po sa A4 size. At dapat po malinaw yung inyong Xerox copy. Kasi, kagaya po ng na-i-book ko, malabo po yung kanyang Xerox copy, so hindi tinanggap ni Kuya Guard. So bukod sa mahal na doon yung pagpapa-Xerox, natanggal pa siya sa pila. So, 'di ba? Para iwas abala po tayo. Sayang ng pila. Sayang ng oras. And then pangatlong requirements po is yung confirmed online booking or tawag natin doon ay confirmation email. So pinapadala po 'yon via email after yung magbayad. So naka-PDF po 'yon. Apat na attachment. Una yung reminder, pangalawa passport application form, pangatlo resibo, pang-apat resibo. Yes, dalawa po yung resibo. Yung isa kukunin dun sa DFA, yung isa ibabalik sa iyo para kung for pick up passport ka, yung resibo na lang po ang dadalhin mo to pick up your passport. So yun lang naman po ang requirements ni DFA. Updated po ngayon, hindi na tumatanggap ng secondary IDs. So kung wala po kayong valid ID, national temporary ID at voter certificate from Intramuros, so yun po yung tinatanggap sa ngayon. And nga po pala, dapat po yung IDs nyo
match yung pangalan nyo, yung birthday nyo doon sa birth certificate. Kasi nagkakaroon ng issue na mali yung spelling ng pangalan sa ID at sa birth certificate. Birth certificate po ang pagbabasehan ng inyong identification. Ayan. So, yun lamang po in this video. Naway nakatulong po ito sa'yo. Please like and subscribe to support my channel and I'll see you soon. Bye-bye! Thank you!